Magandang gabi po sa iyo, Sir Carl. Ako po si Anton, taga Masbate, kasalukuyang nakatira dito sa Maynila. Nag-aaral ng kolehiyo sa kursong engineering sa isang paaralan sa Recto. Palagi akong nakasubaybay sa YouTube channel mo. Gusto kong ibahagi ang aking naging karanasan noong isang taon lang. Nagbakasyon ako sa Infanta, Quezon, sa bahay ng Tito Renan ko. Laking Infanta, Quezon po ang aking ina at meron din silang lupain doon na minana mula kina Lolo. Kahit liblib ang lugar ay masagana naman ang ani doon kasi maganda ang lupa. May plano na rin ang mga magulang ko na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakaipon ng kaunti, ay magpapagawa kami doon ng bahay para doon na rin sila titira. Madalas naman akong magbakasyon doon, lalo na noong nabubuhay pa sina Lolo at Lola. Pero noong pumanaw na ang mga ito, ay bihira na lang akong makadalaw sa lugar. Kapag dumadalaw naman ako, ay doon na ako tumutuloy kina Tito Renan, kuya ng mama ko. Minsan, naisipan kong magbakasyon doon uli. Isinama ko ang kaklase ko na best friend ko rin na isang Manileño, si Tom o si Tommy. Masasabi kong magandang lalaki itong best friend ko. Matangkad, maputi at chinito. Maraming humahangang babae sa kanya sa school namin. Pareho kaming 23 anyos. Naka-schedule ang bakasyon namin ng isang linggo. Engineering din ang course niya at graduating na kaming pareho sa susunod na taon. Napansin kong pinagtitinginan na siya agad ng mga babae pagkababa pa lang namin ng bus terminal. Malayo kasi ang kutis niya sa tipikal na kutis ng Pinoy na nakatira sa probinsya. Palibhasa ay may dugong Chinese ito. Lalo pa kung itatabi siya sa akin na kulay moreno talaga dahil sa pagiging batak sa pagbubukid. Hapon na nang makarating kami sa bahay ni Tito Renan. Pinatuloy kami at pinagpahinga sa iisang silid para sa mga bisita. Hindi rin naman kalakihan ang bahay. Gawa iyon sa pinagsamang kawayan at mga kahoy. May 7 baitang paakyat ng bahay at may silong na singtaas ng tao. Tipikal na pamprobinsyang bahay ang itsura noon. May kalumaan na rin pero matibay pa naman. Mukhang alaga din naman ni Tito Renan ang pagkukumpuni ng kanyang bahay. Tol, liblib na pala talaga ang lugar niyo dito no? Pero marami na ang nakatira. Magkakalapit na rin ang mga bahay. Wika pa sa akin ni Tom. Oo, Tol. Masigip na rin kasi sa syudad. Kaya iyong mga anak ng taga rito, kapag nakapagtapos ng pag-aaral, o di kaya nag-asawa na, ay bumabalik na rin dito upang dito manirahan. Pati kami nga ay babalik na rin dito balang araw. Sagot ko naman sa kanya. Nakahiga kami ng mga oras na iyon sa isang malaking katre habang nag-uusap. Napagplanuhan na rin namin na sa kinabukasan ay mamamasyal kami at mag-iikot-ikot sa lugar. Tol, may mga engkanto rin ba dito? Tsaka aswang o di kaya mangkukulam? Tanong pa ni Tom sa akin. Meron kasi kaming kaklase na taga Visayas na napakahilig magkwento ng kung ano-anong mga kababalaghan. Kaya siguro naisip niya iyong itanong. Hindi uso dito yun, Tol eh. Wala pa naman akong nababalitaan na inaswang dito. Pero may mga kwento na rin dito tungkol sa mga naengkanto, tsaka nakulam. Sagot ko naman sa kanya. Totoo naman kasi na may bulong-bulungan sa lugar tungkol sa mga nalalason na dayo at mga nakukulam. Maging ako man ay naisip iyon paminsan-minsan, maaari din namang hindi totoo. Kasi wala naman akong nasaksihan na talagang naging biktima.
Nakatulugan na nga lang namin ang pagkikwentuhan ng kung ano-ano. Kinabukasan, bandang alas dos na iyon ng hapon, nagpa siya kaming maglakad-lakad muna ni Tom. Sabi ko, hahanap muna kami ng pangmeryenda at magsasightseeing na rin sa kapaligiran. Habang naglalakad ay may nakasalubong kaming isang dalaga. Maganda siya, pero kakaiba siya kung makatitig. Tinitigan ko rin iyon dahil iniisip ko kung nakita ko na ba siya sa lugar. Hindi kasi siya familiar sa akin. Marami na kasi ang mga dating bata o dalagita noong umalis ako. Tapos biglang nagsipaglaki at hindi ko na makilala. Hanggang sa makalampas iyon sa amin ay hindi ko talaga namukhaan. Kaya naisip ko na baka dayo rin sa infanta at namamasyal katulad namin. Noong makalampas kami sa babae ay muli ko iyong nilingon pagkatapos ng ilang hakbang at nakita kong nakatitig pa rin iyon sa kaibigan ko na wala namang kaalam-alam dahil sa kung saan-saan ito nakatingin. Naisip ko na lang na baka first time ng babaeng iyon na makakita ng kasing gwapo ni Tom. Kaya ganun na lang ito kung makatitig. Tom, grabe makatingin sa'yo ang babaeng yun, oh. Wika ko pa, sabay inginuso sa kanya ang babaeng nadaanan namin. Hindi niya naman iyon tinignan at sumagot sa akin. Hayaan na natin yan, Tol. Alam mo namang hindi ako pwede lumingon sa ibang babae. Dahil may marriage arrangement na nga ako, di ba? Sa isa ring Chinoy na katulad ko. Tradisyon na iyon ang pamilya namin at ayokong sirain. Ayoko rin mapahiya sila papa sa pamilya noong babae. Ha? Uso pa pala sa inyo ang ganun, Tol? E paano kung hindi mo gusto yung itsura noong babae? Tanong ko pa sa kanya. Oo, Tol. Tradisyon talaga iyon ng may mga kayang pamilya. Kaya nga ang iba naglalayas, lalo kapag merong ibang kasintahan. O di kaya hindi nila nagugustuhan ang babae. Pero iyong sa akin naman ay maganda at mabait rin. Kaya okay na ako doon. Masasabi ko nga na swerte ko na iyon eh. At least kahit papaano, hindi mo masasabing pangit ang babae na naipagkasundo sa akin. Para nga siyang artistahin eh. Kaya hindi na ako tumutol pa. Tsaka hindi rin naman talaga ako pwedeng tumutol sa ganoong kasunduan. Siya nga pala, Tol. Huwag kang mawawala sa kasal ko, ha? Medyo matagal pa naman, sa isang taon pa daw, after ng graduation ko. Pero baka mawalan ako ng kontak sa'yo eh. Basta magparamdam ka palagi sa akin. Oo, Tol. Sige, pupunta ako sa kasal mo. Sagot ko pa sa kanya at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ipinagpatuloy na namin ang pamamasyal hanggang sa sentro ng lugar para naman makapaghanap ng mabibiling souvenir. Noong makaramdam ng pagod at gutom, ay naisipan namin kumain sa isang maliit na kainan. Napansin ko na ang serbidora nila doon ay iyong babaeng nakasalubong namin kanina sa daan na hindi inaalis ang tingin niya sa kaibigan kong si Tom. Doon ko ito mas natitigan ng husto. Maganda naman pala talaga ang babae. Kayong magiang kutis at balingkinitan ang katawan. Ang pagkakataon nga naman, wika ko pa sa aking isipan. Nagkibit-balikat na lang ako at nagsimula ng umorder ng makakain. Di kalaunan ay isa-isa na ang inihatid ang mga pagkain inorder namin. Gaya ng bulalo, crispy pata, inihaw na bangus at pritong tilapia. Kakaiba kasi ang attitude sa pagkain ni Tom. Mahilig sa ulam pero parang ayaw magkanin. Madalas ginagawang kanin ang chop suey tapos puro na ulam ang kakainin. Mapaparami ang kain natin, Tol. Ang dami ng inorder mo eh. Sambit ko pa sa kanya. Ang huling naghatid ng order namin ay iyong babaeng tila malaki ang pagkakagusto kay Tom. Dala nito ang mango shake at ice cold water namin. Enjoy your meal, sir.
Sambit pa nito pagkalapag ng mga order namin. Pero kay Tom lang siya nakatingin. "Thank you." Tugon pa ni Tom na hindi naman tumitingin sa mukha noong dalaga. Sinimulan na namin ang pagkain. Matapos makakain ay halos hindi ako makatayo sa sobrang kabusugan. Samantala si Tom ay relax lang. Palibhasa, half rice lang ang kinain nito at puro pagpapak ng ulam ang ginawa. Dahil sa medyo naparami nga ang order namin, kaya't naisipan kong ipabalot na ang mga natira para maiuwi sa bahay at makain sa hapunan. "Wow! Ang sarap ng mango shake tula!" Bulalas pa ni Tom. Nagpalingalinga ito sa kakinawayan ang babaeng nagserve ng shake. "Miss, sinong gumawa ng shake namin?" "Ako ho, sir." Sagot naman ang babae na nakangiti ng alanganin. Pero titig na titig sa mukha ni Tom. "Masarap pa, sakto ang tamis." "Thank you, sir." Maluwang nangiti naman ang iginanti ng babae kay Tom. Nagtaka ako sa inasal ni Tom dahil hindi normal sa kanya ang tumingin ng diretso sa isang babae at magpapakyut. Mapapabilang nga siya sa mga sinasabi nilang guwapo pero suplado dahil hindi ito nagtatapo ng ngiti sa kahit kanino maliban na lang sa mga kakilala niya na talaga. "Tom, halika na, uwi na tayo." Aya ko pa rito na tila hindi naman ako naririnig. Nakatingin pa rin siya doon sa babae at nakikipagngitian. Ang ikinagulat ko pa ay noong hingin nito ang pangalan at number ng babae. "Ako po si Cathy, sir." Tugon ng babae. May isinulat ito sa maliit na notebook na hawak. Saka pinunit iyon at ibinigay kay Tom. "I'll keep this." Wika pa ni Tom bago ibinulsa ang papel. "Halika na pare, tara na." Aya ko pa ulit sa kanya. Mabuti naman at nagpaawat na ito sa pakipagngitian sa babae. Halos haltakin ko na nga siya para lumabas lang ng kainan na iyon. Nakauwi naman kami sa bahay nila tito, pero parang lutang na si Tom. Tulala lang ito at nakangiti habang nakaupo kami sa upuang kawayan sa sala. "May problema ba ang kaibigan mo?" Tanong pa ni Tito Renan sa akin. "Hindi ko po alam tito eh. Maayos pa yan kanina noong namamasyal kami. Naggaganyan lang yan matapos namin kumain bago umuwi rito." Napailing ako sa inaakto ni Tom para kaming hindi naririnig na pinag-uusapan siya. Tulala pa rin na parang nananaginip at nakangiti. "Ang ganda niya!" Mahinang sambit ni Tom pero dinig ko iyon. "Ayos ka lang ba, Tom? Akala ko ba ayaw mo nang lumingon sa ibang babae? Eh bakit ka nagkakaganyan?" Tanong ko pa habang pinagmamasdan ang itsura nito. Hindi naman siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagtulala. Kahit anong pagkausap ko nga rito ay wala siyang isinasagot na tugma sa mga sinasabi ko. Panay bukang bibig niya lang ang salitang ang ganda niya. Maya-maya ay napansin kong dumukot ito sa bulsa. Inilabas nito ang cellphone at ang kapirasong papel na iniabot sa kanya noong dalaga. Nagsimula itong magdayal at hinintay na may sumagot sa kabilang linya. "Cathy, magkita tayo ngayon! Miss na kita!" Bungad pa ni Tom sa kausap. "Gusto na kitang makasama!" Napanganga ako sa mga sinabi nito. "Ano raw? Miss na miss at gustong makasama?" Gulat ko pang pagkabulalas. Gusto kong salatin ang noo niya kung nilalagnat ba ito o nagdidiliryo na talaga dahil mukhang nasa ibang mundo na siya sa mga oras na iyon. "Wala na akong pakialam sa mga sasabihin ng magulang ko. Hindi nila ako mapipigilan sa pagmamahal ko sa iyo." Pagpapatuloy pa ni Tom. "Ha? Pagmamahal?
agad-agad. Malakas ko pang wika sa kanya, pero hindi naman ako pinapansin. Magsama na tayo, Kati. Ayoko nang mahiwalay pa sa'yo. Bigla naman akong tinapik ni Tita sa aking balikat. Saan ba kayo kumain yung kaibigan mo? Nagtatakang tanong pa ni Tita habang nakamasid ito kay Tom na lulong sa kausap sa cellphone. Ah, doon po Tita, sa may bulaluhan. Malapit sa sakayan ng jeep. Tila ba nagulat si Tita Guada sa narinig bago muli itong nagsalita? Lalabas muna ako para tawagin si Katuro. Si Katuro po, Sir Carl, ay isang matandang albularyo sa lugar na iyon. Marami na siyang napapagaling sa lugar namin. Napatanong tuloy ako sa isip kung may masamang nangyari ba kay Tom. Nanuno ba ito o di kaya naingkanto habang namamasyal kami? Pero imposible naman siyang pagkatuwaan at hindi ako dinamay. Tsaka formal kung umasta si Tom, kaya imposibleng mapagkatuwaan o mapansin ng ibang elemento sa paligid. Mukhang nahihibang na yung kaibigan mo. Sino ba yung kausap niya? Nagtatakang tanong pa ni Tito Renan. Ah, Kati daw po ang pangalan, Tito. Kanina lang namin nakilala yun doon sa kainan. Actually, siya nga lang ang kinausap ng babae. Parang hindi nila ako nakikita. Servidora siya doon sa bulaluhan na kinaina namin. Hindi nakasagot si Tito dahil biglang lumabas ng silid si Tom. Dala na nito ang kanyang traveling bag. Hindi na ito nagpalit ng damit. Iyon pa rin walking shorts at blue summer polo shirt na suot niya noong namasyal kami ng hapon. Nakatsinelas lang din ito. Oh, Tom, saan ka pupunta? Maangkop ang tanong sa kanya. Sasama na ako kay Kati. Isinukbit na nito sa balikat ang traveling bag saka akmang lalabas ng bahay. Ano? Nababaliw ka na ba? Kanina lang natin siya nakita ah. Tapos sasama ka na agad. Makikipagtanan ka? Natataranta ko pang wika dahil sobrang mali ng kanyang gagawin. Mayayari din ako sa mga magulang niya. Oras na makaalis itong si Tom at sumama sa ibang babae. Kasama pa naman ako noong nagpaalam si Tom, kaya kilala din ako ng mga magulang niya. Baka makasuhan pa nga ako ng kidnapping kapag hindi ko siya naibalik sa kanila. Tul, mahal ko si Kati. Walang sino mang makakapigil sa amin. Wika pa ni Tom habang nagpipilit itong lumabas. Hinarangan namin siya ni Tito para hindi siya makalabas ng pintuan. Malakas din itong si Tom, pero mas malakas sa kanya si Tito dahil sanay ito sa mga mabibigat na trabaho sa bukid. Sa katagalan ng kanyang pagpupumiglas ay nagsimula na siyang magwala na parang nababaliw na talaga at gustong makalabas ng bahay. Ayaw na rin makinig sa katwiran. Saktong dumating naman si Tita Guada kasama si Katuro. Anong nangyayari dito? Tanong pa ni Katuro. Gusto niya na pong magtanan kasama yung babaeng kanina lang namin nakilala. Sigaw ko pa habang pinipigilan ang katawan ni Tom. Nagmadaling binuklat ni Katuro ang dalang tampipi. Naglabas ito ng panali. Inutusan kaming itali sa upuan si Tom para hindi raw kami maubusan ng lakas sa kakapigil. Medyo nahihirapan na rin kasi kami dahil sa pagpapatuloy na pagwawala at pagpupumiglas ni Tom. Naitali rin naman namin siya sa wakas, pero pagod na pagod ako. Napasalampak ako ng upo sa lapag habang nakatingin sa kaibigan ko na hindi yata napapagod dahil patuloy pa rin siyang nagpupumilit na makawala sa pagkakatali sa upuan na may sandalan. Nilapitan ito ni Katuro saka idinikit ang hinlalaki sa noo. May inusal itong mga salita na hindi ko maunawaan. Inabot niya sa akin ang tampipi. Iyo! Buksan mo! Akin iyong langis na nasa garapon! Utos pa nito
habang nakadikit pa rin ang hinlalaki niya sa noo ni Tom. Sinunod ko naman agad ang sinabi ng matanda. Binuksan ko nga iyon. Hindi ko kilala ang mga bagay na naroon. May mga hibla ng buhok, ilang botelya, bato, libro, may maliliit pang tungkod, kandilang iba't iba ang mga kulay at insenso. Kinuha ko ang isang garapon na kasinlaki siguro ng lalagyanan ng mayonnaise. May laman iyon na mukhang langis. Bilisan mo! Buksan mo na! Wika pa ng matanda. Sinunod ko ang utos niya at itinaas iyon. Nakaupo pa rin ako sa lapag, malapit sa pwesto nila, kaya't abot ni Katuro ang garapon na hawak ko. Dumaw daw ang matanda ng kaunting langis, saka iyon inilapit sa bibig. Tila may ibinubulong siya, pero hindi ko marinig ng malinaw. Inilapit niya ang daliri sa noon ni Tom, saka ipinahid nga doon ang langis. May kakaibang amoy ang langis na iyon. Mabango ito, pero hindi bango na artipisyal. Parang pinaghalong amoy rosas at kung anong dahon na maanghang. Umungol si Tom na tila ba nasasaktan. Ilang saglit pa ang lumipas, ay kumalma na ito at tila nakatulog. Nagpatuloy si Katuro sa pagpupunas ng langis sa mga braso at hita ni Tom. Inililis niya rin ang damit nito at pinahiran ang dibdib tsaka ang likod. Ano hong nangyari sa kaibigan ko? Tanong ko pa sa matanda. Tama nga ang hinala ko. Ginayuma ito, kaya wala sa wisyo. Umiling-iling si Katuro. Gayuma po? Sino naman po ang gagawa noon kay Tom? Bigla kong naalala ang babae sa bulaluhan, si Cathy. Siya lang kasi ang nakasalamuha namin noong hapon at nag-iba na bigla ang asal ni Tom. Paano ho gagaling ang kaibigan ko? Naalis ko na ang nakadikit na larawan ng babae sa isipan ng kaibigan mo. Pero kailangan niyang maglublob sa dagat para tuluyang mawala ang bisa ng gayuma. Ngayon na mismo! Utos pa ni Katuro. Wala kaming nagawa kundi ang pagtulungan na ngang buhatin si Tom. Tinawag pa namin ang ilang mga pinsan kong lalaki para maisakay siya sa tricycle. Ibinyahe namin siya sa lugar na merong dagat. Madilim na at wala nang tao sa paligid ng mga oras na iyon. Wala pa ring malay si Tom nang binuhat namin siya papalabas ng tricycle patungong dagat. Inilublob namin siya roon. Hinabili ni Katuro na basain ng tubig alat ang buong katawan nito, pati na ang buho. Iyon nga ang ginawa ko. Hinilamusan ko rin siya ng paulit-ulit para masiguradong buong katawan niya talaga ang nabasaan ng dagat. Kailangan ko siyang maibalik ng buo sa mga magulang niya. Ipinagpaalam ko naman din siya para makasama sa bakasyon na iyon. Narinig ko na lang na suminghap si Tom at sumigaw ng malamig. Ayos ka na ba, Tol? Nag-aalala ang tanong ko pa rito. Tol, ang lamig! Anton, bakit tayo nandito sa dagat? Gabing-gabi na! Tsaka, paano tayo napunta rito? Ha? Wala kang naaalala sa mga nangyari? Tanong ko pa sa kanya. Umiling-iling lang si Tom. Ang huli ko lang naaalala na kumain tayo sa karinderya. Tapos, nasarapan ako doon sa shake. Tapos wala na. Napatingin ako sa mga pinsan ko na tumulong sa amin. Nagkibit-balikat na lang ako. Sige Tol, sa bahay ko na lang ipapaliwanag ang lahat. Nag-aya na kaming umuwi dahil mukhang ayos na rin naman si Tom. Ikinuwento namin sa kanya ang lahat ng nangyari, maging ang tangka niyang pagsama sa babaeng si Cathy. Naguguluhan nga siya dahil wala daw siyang maalala. Ipinaliwanag ni Katuro na nagayuma siya. Mabuti at naagapan pa bago tuluyang kumalat sa kanyang sistema ang gayumang ginamit.
nabanggit ni Katuro ang mga uri ng panggagayuma. May iba raw na kayang manggayuma sa pamamagitan lang ng pangalan. May orasyon na dinarasal at inuusal na panalangin kaakibat ng pangalan ng tao na gustong gayumahin. Ang iba naman daw ay gumagamit ng larawan. May iba rin na kumukuha ng buhok at ilang kasangkapan na pagmamayari noong taong gagayumahin nila. Ang iba naman ay gumagamit ng pabango o kaya laway na inihahalo sa pagkain o inumin. Napaisip ako sa huling sinabi ni Katuro. Maaaring iyon ang ginamit ni Kati na panggayuma dahil may pagkakataon ito na maghalo ng laway niya sa mango shake na inorder ni Tom. Hindi ako sigurado roon pero malakas ang kutob ko. Nagpasalamat si Tom sa amin sa pagliligtas namin sa kanya. Kung sa iba raw siguro ay baka pinabayaan na siya. Hindi na rin namin inalam pa kung paanong panggagayuma ang ginawa ni Kati kay Tom. Pero umiwas na kami sa disgrasya. Ayaw na naming makasalamuha pa ang babaeng iyon. Kinabukasan ay umalis na kami ng infanta at nagtagaytay na lang. Ginugulo pa rin siya ng babaeng iyon. Nakakailang tawag kasi ito pagkatapos noong nangyari. Sinubukan na rin niyang i-block pero gumagamit pa rin ng ibang number. Kaya nagpalit na talaga si Tom ng SIM card. Nabiro ko tuloy ang kaibigan ko na mahirap talaga maging magandang lalaki. Tumawa lang siya at nagkibit-balikat. Ayaw na naming maulit pa iyon. Kaya nag-iingat na kami sa pagkain sa mga kainan na hindi kami pamilyar habang tinatapos ang aming bakasyon. Mahirap na at baka magayuma na naman at mapikot pa ng maaga si Tom. Sa ngayon ay katatapos lang ng engagement party niya sa nakatakda niyang maging asawa, si Lui Cheng, isang half-Chinese na maganda at tahimik na babae. May kaya rin ang pamilya nito, kaya siguro ito ang napili ng mga magulang ni Tom para sa kanya. Wala nang pag-asa si Kati kung sakali man. Isa pa, iba ang circle na kinabibilangan ni Tom, kaya malabo silang magtagpo sa community ng mga Chinoy. Nagkataon lang na naging kaibigan ko siya, kaya ko na isama sa infanta. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Sana ay naibigan nyo at may napulot kayong aral sa munti naming karanasan ng aking kaibigan. Maraming salamat po Sir Carl sa iyong pagtanggap nitong aking kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.